hindi po ako palabasan ng mga ganun. Ah, parang wala, ako yung walang paki sa mundo. Kahit ano po sabihin nila, ganun. Gusto ko pong ano eh, someday maging lawyer ako, maging ano ako. Minsan nga po gusto ko po maging astronaut. 5 years from now, Laika, how do you see yourself? Saan mo nakikita yung sarili mo? Nakikita ko yung sarili ko sa pagiging masaya. What's up, Pushmates? Welcome back to another episode of Pushbets Live. My name is Gary. Isang masayang kwentuhan ang matutunghayan niyo today dahil may makakasama tayong young singer. Let's all welcome Laika Gairanod. Hello, Laika! Welcome to Pushbets Live! Maraming salamat po. Hello po. Ate Gary, hello po sa'yo. Hello, Laika! Wow! Oh! Laika, you've recently been the talk of town dahil kumakailan nga nag-trending yung pagkagulat niya ni Miss Karen Davila, di ba? Oo nga po eh. Di ba? Tapos nagkaroon pa ng mga memes. Kamusta ka naman? How was your reaction nung nakita mo na nag-trending yun? Grabe po yung ano ko, sobrang tawang-tawa po ako noon. Kahit po pag ako po talaga mismo yung ano, tapos natatawa po ako, nakikita ko yung mukha ko na maraming memes, maraming ang dami nilang kasiyahan. Kasiyahan na po nila kami. Kami na yung kasiyahan nila. Ako, edi, ngayon, pares kayo ng birthday. May mga ano na ba kayo? Birthday plans as early as now? Sa ngayon po, ano pa po eh. Hindi ko pa po sure eh. Pero nag-uusa po kami ni Ate Karen kung ano po yung plan namin sa birthday namin. Kasi sure ako na marami po mag-aabang ng birthday namin. Diyos ko po. No, hindi ko nga po sinasabi yung birthday ko. Nalaman ko yun ng mga people. Hindi ko tao yan. Like, nakita ko merong ano, may ginawang calendar sa Facebook, di ba? Parang ano, oo nga po eh. Yung meron na po silang ano, ano tawag dito, yung minarkahan na po nila yung November 21. Oo, grabe po. Laika and Karen birthday, di ba? I know, Laika, right now, we saw you that you've been active on your YouTube channel. Yun nga, nagbablog ka and you're also covering songs. Ano pa ba yung mga pinagkakaabalahan mo ngayon? Well, ngayon po, ano po talaga, kasi syempre po, bawal po tayong mag-event sa labas po. Kasi pandemic po kasi. So, talagang more on vlog po, more on updates po sa mga tao kasi sobrang, syempre nakakamiss din po yung hindi ka mag-upload. Kasi as a vlogger, yun po talaga yung term nyo na pasayahin po yung mga tao. Kaya yun, dun po muna ako naka ano, based on, kasi syempre pandemic po, wala tayong magagawa sa loob ng bahay, kundi mag-vlog lang po na mag-vlog. So, yun po. Ay, pero ano ha, nakikita ko marami talaga nag-aabang ng mga updates mo at pinapanood talaga nila yung mga vlogs mo. Kamusta ka naman sa school? How are you coping? Kasi di ba ngayon, online learning na. So, ngayon po, ano po eh, mahirap din po kasi tayo dito online class and marami pong syempre mas maganda po talaga yung face to face eh, makikita niyo po yung teacher niyo, may makita kayong classmate, parang nandun pa rin po yung bonding niyo, pero ngayon parang ang hirap-hirap po, pero okay naman po. Yes. Syempre, di ba, so much has changed for you already, Laika. Simula nung manalo ka sa The Voice, malayo nang narating mo. Kung i-describe mo yung sarili mo, paano mo i-describe si Laika noon at si Laika ngayon? Ay, si Laika noon po is a simpleng tao na pamilya yung intro na. And then, sa ngayon po, talagang powerful na po yung hard work na tao at saka more on family na po talaga yung inuuna niya sa iyo po. Maganda yan, like hard work at saka very, ito nga, dedicated ka sa pagtaguyod ng iyong family, pag-help them. Speaking of old times, pwede mo bang maikwento sa amin kung ano yung hindi mo makakalimutan na karanasan or pagsubok bago ka sumabak sa showbiz? Ano yung pinakatumatak na lesson for you na hanggang ngayon baon mo? No, siguro po yung ano, huwag kang susuko. Kasi all the time, nandun po talaga sa tao yung pagsuko. Pero, syempre, nandyan naman po si God always. Andyan siya palagi para gabayan tayo. And yung family niyo po, yun din po yung isa na magpapalakas ang loob mo na para kayanin po lahat naman ngayon. Kasi ako po, nung bata ako, hindi po ako basta-basta nasuko hanggat hindi ko po nakukuha yung pangarap ko.
Tama yan. Tama yan. Kung meron kang gustong sabihin sa old Laika, ano yun? Ano po, siguro ano, na yung old, siya po yung taong walang tigil sa kung ano yung pangarap na gusto niya. So, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha niya. Never give up. Currently naman, Laika, when it comes to your career, lalo sa music, bilang nagko-cover ka ng mga kanta, di ba? Do you have plans to release your own music soon? Actually po, ano, I have a single na po. Akala ko ba? Yes, Andon Viva po siya. Ito po yung first single ko in Viva. Ito po yung song na pang... Iba sa akin kasi maririnig nila sa akin na more on ano ako, yung mga about sa mga pangarap, sa mga pambata, ganun. So ngayon mas iba po yung magiging pakinig nila sa song na to kasi itong song na to pang heartbroken. And syempre maraming mga broken ngayon. So parang tinugma ko po siya sa lahat. So ayun guys, sa mga hindi pa po na nakakarinig ng aking single, na akala ko ba, pwede niyo po siya i-download sa iTunes and Apple Music and of course Spotify. And sa mga, meron na po ako nitong MV, meron na po ako music video nito in my YouTube channel po. So ayun, and of course Under Viva. Ayun, support niyo yan guys. Laika, meron ka bang mga ano plano na future collaborations or may gusto ka bang maka-work na singer? Marami po kung gustong ano, hindi ko po kasi masabi kung sino kasi kung sino lang po yung makatrabaho, makakollab ko po or makaduwit ko po in someday, ganun. So parang siguro ano na lang po ako, siguro malaking opportunity po yun na dumating sa life ko na makaduwit po ako ng mga isa sa mga sikat na singer, malalaking singer, yun po. Ayun, parang ano, hoping at saka abangan natin kung sino ba yung makakatrabaho ni Laika. Laika, bilang lumaki ka na rin sa showbiz, syempre we can't, alam naman natin yan, we can't please everyone, lalo na't nagtatrending ka sa masaring opinion. Ikaw ba paano mo hinahandle kung kunyari may mga criticisms or bashers? Ako po kasi ano eh, hindi po ako palabasan ng mga ganun. So wala po akong... parang wala, ako yung walang paki sa mundo. Kahit ano po sabihin nila, ganun. So, kasi ano eh, kasi wala eh, normal na po yun na sa atin eh. Kasi pag pumasok tayo sa gantong showbiz, talagang may ganun. So, wala na po yun sa akin. Kaya okay lang. Sila na pong bahala, and sige na pong bahala sa kanila kung ano po yung gusto nilang sabihin sa akin, eh wala naman po yun. Kasi kung papatunan pa po natin yun, mas lalong hindi tayo magiging professional. Kailangan magpaka-professional tayo. Tama. Grabe, Laika. Talaga, I love your confidence, di ba? Kebs na ako na sabihin nila, di ba? And you know, Laika, bukod sa iyong career, syempre itong ano banggit mo kanina, yung about your family, kilala ka rin bilang mapagmahal sa pamilya mo. In a previous interview, you mentioned that you are the breadwinner, tama ba? Yes po, yes po. Oh, nung nagka-pandemic, kaano kayo naapektuhan ng pamilya mo? Sobrang ano po eh, malaki po yung epekto sa amin kasi syempre po kami is wala po kaming work and sa bahay na po kami. Buti na lang po, nag-start na po ako bago mag-pandemic, mag-vlog. So isa na po yun sa tumutulong sa family ko para alam niyo po yung maging okay pa din po kami kahit pandemic, meron pa din po kaming kinakain sa araw-araw. Yes. So ayun po, mas okay naman po siya ngayon pero mahirap po talaga kasi wala pong ano eh. Dito wala pang extra kasi yung vlog eh sobrang laki din po na kinikita doon and mas maganda din po talaga na mas maniipon po kayo na halimbawa nagagawa niyo po to habang kumakanta kayo habang ganun lumalabas po kayo ganun pero ang hirap din po kasi ngayong pandemic pero kahit papaano po okay naman po kami. Yes, kinakaya. You know, at a young age, kahanga-hanga how you strive to support your family, Laika. Ano ba ang pangarap ni Laika para sa sarili niya at para sa pamilya niya? Ano po yun, madami po akong pangarap eh. Sobrang dami ko pong hinihiling eh. Siguro, someday, maging lawyer ako, maging ano ako. Minsan nga po, gusto ko po maging astronaut. Kasi may hilig po ako sa NASA. So, ayun. And then, gusto ko rin po maging doctor. Eh, madami po akong gusto. Siguro, ano,
soon as possible, makakamit ko din yun. Why not? Diba, sky's the limit. Kung ano, ito, like, anong grade ka na ba sa school? 8 po. Eight. Kasi ano po ako late schooling po ako. Kasi nung nag-device po ako, na-stop po yun. Kasi busy po, hindi po ako makapasok ng school. So, ayun, na-stop po ako ng 2 years. So, sana ano po ako ngayon is grade 10. So, pero okay naman po. At least nakapag-aral pa rin po ako. Yes, of course. Yun naman importante, nagpatuloy ka. Ikaw ba, kapag nag-college ka na, naiisip mo na ba yung kukunin mong course? Hanggang ngayon nga po, hindi pa nga po ako nagka-college. Iniisip ko na po yung course ko. Anong gusto mong kunin? Yun nga po, gusto ko po maging siguro lawyer or lawyer. Doctor, like that po. Kasi gusto kong matuto sa mga bagay-bagay na hindi ko pa po alam. At saka kung ano man ang mapili mo sa dalawang yun, marami kang matutulungan. Oh, diba? Ma, 5 years from now, Laika, how do you see yourself? Saan mo nakikita yung sarili mo? Nakikita ko yung sarili ko sa pagiging masaya. Kasi full of happiness po ako ngayon. 5 years from now, wherever you are, by that time, ang importante, masaya ka, diba? Opo, yun naman po talaga yung una-una sa atin. Yes. Kung meron ka, kasi syempre, alam naman namin how important your family is to you. Kung may isa kang kanta na i-dedicate sa family mo, pwede mo ba kaming pasampulan yan? Sige, ito. Give thanks to the grateful heart. Give thanks to the holy one. Give thanks because it's given. Jesus Christ, His Son. Ayan. Give thanks. Talagang ang center talaga ng pamilya nyo is Jesus Christ. Yes po. Yun talaga, yun po yung kinakapitan ko sa lahat ng problema ko, sa lahat ng naranasan ko sa buhay, si God lang po. Si God lang. Tsaka yung family ko. Yes. And before we end our interview, ano naman ang message mo for your family at sa mga walang sawang sumusuporta sa'yo? Yun nga po, maraming salamat po sa lahat ng Kinetics and of course, maraming salamat sa lahat ng pagmamahal nyo. Lagi kayo nandyan para sa akin, sinusuportahan nyo ako. And yun, sana someday makita-kita na tayo at makayakap po kayo soon. So yun po. Sana, di ba? Matapos na ang pandemic para tuloy-tuloy na. Okay, so thank you so much for answering our questions, Laika. You've been very insightful. Pero hindi pa nagtatapos ang ating kwentuhan dyan dahil may inahanda kaming game sa'yo. Ang name ng ating game ay Pop That Music. So simple lang ang mechanics, ha? May ibibigay kami na word, pwedeng English or Tagalog. Then kung ano ang maisip mong kanta na may ganon or pwede mong kantahin. Para sa dagdag challenge ay mayroon lang 5 seconds para mag-isip ng kanta. Kaya ready ka na ba? Sige po. Okay, ready na. Okay, na kaya naman. Ay naku, madali lang to kay Laika. Let's begin. Number 1, halik. Halik mo, halik ko, ang halik mo, halik ko, bakit iniwan mo ako? Yes! Number 2, bakit? Bakit nga ba ang puso, pag magmamahal na, ay sariyang nakapataka? Diba sabi ko, madali ko pa kay Laika. Number 3, akala. Akala ko ba ay tayo na? Akala ko ba ay walang hanggan? Akala ko ba ay tayo na? Akala ko ba? Yun. Ay, tama pa ba yun? Oo naman. Number 4, iingatan. Iingatan ka, aalagaan ka, sa puso ko ikaw ang
pag-asa. Wow, classic yan. Number 5, dadalhin. Dadalhin kita sa aking palasyo. Dadalhin kananin ay manibago. Ayun. Number 6, call. Call away, I'll be there to save the day. You know that not in a way. You know, one call away. Okay. Number 7, give. Give thanks to the Holy One. Give thanks to the grateful heart. Give thanks because it's given. Jesus Christ. Yeah. Ayun, ayun nga yung ano, di ba, i-dedicate niyang song para sa pamilya niya. Buti na, i-ano, nailagay dyan, o, oh, di ba? Oo nga po, sakto. Yes, sakto. And number 8, you. You. Born for you. That I'm so that I was born for you. Ah, pwede na rin, yes! Pwede na rin. And finally, ikaw. Ikaw, ang pag-ibig na hindi ay usoy na nung bayan kahit nag-alunin ngayon, hindi ito na ikaw. Ikaw. Ayun! Thank you so much, Laika! Thank you po! Thank you po! Thank you so much for joining us tonight. Invite pa naman ang ating Pushmates to support you sa iyong mga vlogs, live streams, sa mga future ganaps mo. And sa inyo pong lahat, maraming salamat po. And of course, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, like again, and then of course, my Instagram, like again, and that one. And of course, my Twitter, and di man po ako active masyado, but follow niyo na rin po yung Twitter ko, Laika Jenji. And of course, yun nga po ang aking new single na akala ko ba, ayun, i-download nyo na yan, guys. Sobrang para sa inyo yan, sa mga broken. Ayun, kung gusto nyo umiyak gabi-gabi, yan. Pakinggan nyo yung kanta ko. So yun po, maraming salamat din po kay Ate Gary. Maraming salamat po. And of course, sa Push, thank you so much po for the opportunity na ma-interview niyo po ako. Maraming salamat po. Thank you so much, Laika! That's it, Pushmates! We hope you enjoyed our episode tonight. Stay tuned lang dahil marami pa kaming ihahatid na celebrity ganaps sa inyo. Don't forget to like, follow, and subscribe to our social media pages for more updates. Once again, this is Gary with Laika Gairanod, and this is Pushmates Live!